Confirmed, nagmabalik na nga ang katawan ng Honored One pero hindi na ito si Gojo Satoru. At ang pinakakinatatakutan ng lahat, nagbabalik siya ng may tahi sa noo. Kalalabas lang ng Jujutsu Kaisen Chapter 261 at yun ang magiging focus ng video na ito. Sa pinakaunang page ay makita natin ang continuation ng nangyari sa last panel ng Chapter 260 na kung saan pinubutas nga na pilit ni Yuji ang puso ni Sukuna. Habang naisip ni Yuji kung paano pinatay nitong si Sukuna si Choso, mas lalo lamang siyang nagagalit at mas lalo lamang siyang nagiging motivated na ipaghiganti ang kanyang big brother. Subalit nagpatuloy pa rin si Sukuna sa paggamit ng kanyang domain expansion habang ni-utilize nga ang hand sign nitong si Gojo Satoru. Nagulat ng sobra itong si Sukuna nang makita niya ang katawan ni Gojo Satoru na nakatayong muli sa likod ng mga usok. And it is confirmed, ito talaga ang katawan ng Honored One. Hindi makapaniwala si Sukuna habang sinasabing ito ay imposible dahil alam niya at siya mismong pumatay kay Gojo Satoru. Mas lalo pa silang nagulat nang makita nila na may tahi na sa noo ang katawan ni Gojo. Sa sobrang pagka-excite ni Sukuna ay nasuntok niya itong si Yuji at napigilan niya ang plano nitong pagdurog sa kanyang puso. Agad niyang nalaman kung ano ang nangyayari sa katawan ni Gojo Satoru habang humihingi ng paumanhin kay Yuta. Sinabi niya kay Yuta na, "I apologize for underestimating you. I didn't know you were capable of going this far." Kaya hindi na natin kailangan pang malito, hindi ito si Kenjaku, hindi ito si Gojo Satoru, kung hindi si Yuta Okutsu na ginamit ang curse technique ni Kenjaku para makapasok sa katawan ni Gojo Satoru. Sa isang tingin pa lamang ay narealize na yon ni Sukuna at talagang mas lalo pa siyang na-excite thinking na makakalaban niya ulit ang Honored One sa pamamagitan ng kagagawa ni Yuta. Nang dahil dito nagkaroon ng flashback para ma-explain kung ano ang nangyari at kung paano ito naging posible. Nakapagdesisyon si Yuta na gamitin ang katawan nitong si Gojo para makipaglaban kay Sukuna sa pamamagitan ng pagkain sa katawan ni Kenjaku at sa paggamit ng curse technique nito. Subalit nag-disagree dito si Maki, kaya naman nag-set ng isang kondisyon si Hakari na nagsasabing gagawin lamang nila ang strategy na ito kung sakaling ma-wipe out na silang lahat. Naisip naman nitong si Kusakabe na bakit hindi na lamang daw kopyahin ng Limitless sa pamamagitan ng copy technique nitong si Yuta. Nasinagot naman ni Shoko na hindi yun posible dahil para magamit ang Limitless ay kakailanganin muna ng abilidad ng Six Eyes. Nasinagot naman ni Kusakabe na bakit hindi na lang din kopyahin ng Six Eyes para magamit at ma-utilize ang Limitless nang hindi kinukuha ang katawan ni Gojo Satoru. Nasinagot naman ni Shoko ulit na hindi yun pwede dahil isang parte ng physical na katawan ng Six Eyes at ang nakokopya lamang ng curse technique copy nitong si Yuta ay ang mga curse techniques at hindi ang physical aspect. And also, meron din itong napakalaking unknowns na hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari after 5 minutes dahil magtataga lamang ng 5 minutes ang copy technique nitong si Yuta at hindi na nila alam kung ano ang susunod na mangyari pagkatapos nun kung nasa katawan na siya ni Gojo. There is a huge possibility na hindi na makabalik si Yuta sa kanyang original na katawan at manatili na siya sa katawan ni Gojo Satoru forever. Nang dahil sa napakaraming risks na ito ay kinailangan nilang magdesisyon na gagawin lamang ito ni Yuta kung sakaling hindi maging effective ang kanyang domain expansion laban kay Sukuna. Kinontra naman sila ni Kusakabe habang sinasabing isa itong magandang plano pero napaka-inhuman ng method na gusto nilang gamitin. Kaya naman sinagot siya ni Yuta habang sinasabing kalaban nila ang pinakamalakas na sorcerer in all of history. Kaya hindi na importante kung anong klase mang proseso, kung inhuman man ito o hindi, as long as magawa nilang makasurvive at mailigtas ang buong mundo. Nagsimula nang magalit si Yuta habang tinatanong ang mga Jujutsu sorcerers kung natatakot daw ba silang maging isang halimaw para lamang malabanan si Sukuna. Nasinagot naman itong si Maki na huwag magalit itong si Yuta dahil nag-aalala lang naman sila para sa kanyang kapakanan. Lumipat naman ang scene papunta sa pag-uusap ni Gojo at ni Yuta habang humihingi siya ng permission kay Gojo kung okay lang bang gamitin niya ang katawan ni Gojo kung sakaling matalo siya sa laban. Napinayagan naman ni Gojo habang sinasabing wala siyang pakialam kung anumang gawin sa kanyang katawan and in the very first place, wala sa kanyang plano ang matalo. Napag-usapan din ng dalawa ang tungkol sa pagiging distant relatives nila na isa sila sa mga descendant ni Sugawara. Dinagdag pa ni Gojo na na-develop ang curse technique at ang abilities nitong si Yuta sa isang mas magandang environment kumpara sa kanya, kaya napakalim naman daw nitong si Yuta kung hindi niya yun matetake advantage at mayu-utilize. Sinabihan din niya ang kanyang mga students na lumayo dahil hindi niya alam kung tama ang kanyang gagawin at ayaw niyang makita ng kanyang mga estudyante ang kanyang bloody side. Sinabi din niya na kung sakaling matalo man siya kay Sukuna, kung si Gaku Ganji na ang matitira sa lahat ng higher ups sa Jujutsu Tech at siya na ang magiging parabang head nito, maiiwasan nila ang napakagulong pangyayari matapos ang Shibuya incident tulad na lamang ng mga maling mga pinagagawa ng mga higher ups. Dahil alam naman natin na nagkaroon na nga ng redemption arc itong si Gaku Ganji at hindi na siya naging isang parabang walang kwentang karakter na gusto lamang patayin si Yuji.
Kung i-analyze natin ang mga nangyari sa flashback na ito, maaring ito ang nangyari at ang naging conversation sa gitna ni Gojo at ng iba pa bago mangyari ang massacre sa headquarters ng Jujutsu Tech. At oo, tama din kayo nang hinala, si Gojo Satoru ang salarin sa likod ng bagay na yon. Sinubukang pigilan ni Yuta si Gojo dahil nakikita niya na unti-unti na itong nagiging katulad ni Geto Suguru, subalit sinabi naman sa kanya ni Gojo na wala na siyang choice at ito na lang ang natitirang paraan, tulad na lamang ng kung paano naipit si Geto at napilitang gumawa ng mga matitinding desisyon. Switching scenes na naman, makikita natin na nandito si Amai, ang isa sa mga kaibigan nitong si Yuji, na mayroon din palang curse technique na ang pag-a-amplify ng sugar sa kanyang katawan. And in some way or another ay nagagawa niyang i-amplify maging output sa pamamagitan ng prosesong ito. Para mapigilan ang injuries ni Yuta dahil naputol na nga ang katawan niya tulad ng nangyari kay Gojo Satoru nang dahil sa world cutting slash ni Sukuna, pinagtulungan ni Amai at Nenetta ang pagpigil sa mga wounds at sa lahat ng injuries nitong si Yuta para hindi siya agad mamatay. As of now, nananatili pang conscious itong si Yuta, subalit malapit niya nang ma-reach ang kanyang limit at ang dahilan lang kung bakit buhay pa rin siya ay dahil sa tulong ni Rika. Sinabi sa kanya ni Shoko na natapos niya ng tahiin ang katawan nitong si Gojo at pwede na siyang lumipat sa katawan nito anytime now. Subalit matapos niyang lumipat ay kailangan niyang gamitin at i-activate agad ang reverse curse technique sa maximum output nito para ma-heal niya ang katawan ng Honored One. Going back to the present ay ginamit na nga ni Sukuna ang kanyang malevolent shrine at ginamit naman ni Gojo ang kanyang unlimited void, both opening their domain expansions. But this time, alam niya na kung paano kakounterin ang barrierless domain nitong si Sukuna dahil ipinakita na ngayon ni Gojo bago pa siya matalo at bago mamatay. And for the very last panel, nagsimula na uli ang tagisa ng lakas sa gitna ng malevolent shrine at ng unlimited void. Ito na ang pinakaiintay ng lahat na round 2 sa gitna nitong si Sukuna at ni Gojo Satoru, but this time, si Yuta ang in control. Now this is where the chapter ends habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing the revenge match begins. Napakatinding chapter nito sa pamamagitan ng pagbabalik ni Yuta na ginagamit na ngayon ang katawan ng Honored One na nagawa niya namang posible sa pamamagitan ng curse technique ng pinatay niyang sorcerer na si Kenjaku. This time, mananalo na nga ba itong si Gojo or itong si Yuta laban kay Sukuna dahil napakahina na nito o magagawa pa rin bang manalo ni Sukuna sa pamamagitan ng mga binding vows niya? Also, let us not forget na meron lamang 5 minuto itong si Yuta para ma-utilize ang paggamit ng katawan ni Gojo dahil hindi pa natin alam kung anong pwedeng mangyari matapos yun. Mananatili nga ba siya sa katawan ni Gojo Satoru at hindi na makakabalik sa kanyang original na katawan o magkakaroon ba ito ng mas malaking repercussions? But sadly, there will be a 2-week chapter break kaya napakatagal bago ma-release ang susunod na spoilers para sa Jujutsu Kaisen Chapter 262. Pero huwag kayong mag-alala dahil gagawa pa naman tayo ng full chapter review para sa chapter na ito. Kaya naman siguraduhin mo nang nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa ating spoilers at full chapter reviews. Also, don't forget to follow our Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon tayo mag-a-announce ng mga events at kung ano pang mga bagay na magte-take place sa ating community. It is the Updated Weeb and I'll see you on the full chapter review.